Wow. Ilocano or Tagalog, sir? Ilocano. Ilocano. Any trivia about you na hindi alam na nakakarami? Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam na kung sino si Doc Yari na sa mga lahat po, ayan. Ako po yung talagang mahilig po na hindi matulog. Ah, talaga, sir? Hindi po talaga ako natutulog. Kaya kung Facebook friend ko po kayo, napapansin nyo po na naka... madaling araw. Madaling araw. Kung napapansin nyo po, apat po ang Facebook account ko, dalawa po ang TikTok accounts ko, dalawa po ang FB page ko, dalawa din po ang Instagram account ko, at may Twitter account din po ako. At lahat po yun ay bukas, active po yun, 24/7. Kaya yung mga hindi po nakakaalam, bakit laging naka-online si Doc, may nagsasabi po, natutulog ka pa, hindi po. And why? I would like to be like God. I would like to be like God. Si God hindi natutulog yan. Mm-hmm. Sabi nga nila, God is watching you 24/7. Kaya sabi ko, kahit na anong gawin mo, kahit saan ka magtago, may CCTV man yan o wala, hindi ako naniniwalang hindi ka nakikita ng Diyos. Kaya watch your steps, watch your words, kasi God is always watching us. So kadalasan, anong ilang oras lang pong tulog ninyo? Minsan natutulog lang ako 2 hours or an hour. But I can still drive my car. Why? Because my strength is coming from God. Mm-hmm. Yes. God is my strength. Favorite ulam niyo po? Favorite ulam, pinakbet. Pinakbet. Kailan niyo huling natikman to, sir? Kahapon, niluto ng friend ko. Imagine, when I roam around, yes, pag nag-iikot ako, hindi pa ako nag-iikot out of my schedule. Yung tao po, mga tao ng siyudad ng San Fernando ang nag-i-schedule kung kailan po ako pupunta sa kanilang tahanan. At pagdating po doon, hindi pa ako nagpapamerienda sa maraming sila. Tao. Sila po ang bibili ng merienda, magpapatuno ng silot, kada... barbecue. At sila na rin po nagpapa-dinner. Kaya uwi-uwi po akong busog. Busog ang mga kasama ko. Busog din po yung sasakyan ko kasi aday payawid na nga. Tarong, okra, ganon. Kaya alam mo, yung tao talagang gumagawa. Yes, sir. Gumagawa talaga ng move. Pusa o aso, sir? Pusa, kasi madami akong pusa. I have 19 cats. 19 po? I have 19 cats at nanganak po yung isang pusa ko. Tanungin niyo po kung saan ko po kinuha yon, sa mga basurahan po. Mga adopted po yun. Yan po yung mga, yes, yan po yung mga binibilhan ko po ng cat food. Alam po lahat ng mga may pwesto dito kung kanino ko, ay kung nasa inyo ko po binibili yon. At alam niyo po na yung mga pusa na yon ay pinulot ko lang po sa mga basura na tinapon, nakalagay sa sako, nakalagay sa karton, ang dumi, pinapaligyan ko at nandun sa bahay. Lagi namin pinag-aawayan ng nanay ko kasi lagi daw dumudumi at lagi daw kain ng kain. Sabi ko sa nanay ko, Mami, kanino ba yung pera na yan? Diba sa akin naman, sabi yung mahal ang kuryente, sino bang nagbabayad? Diba ako naman, hayaan mo mabuksan lahat ng ilaw. So yung cats, kasi minsan ako pa yung nagpapakain, yes, kasi but I'd like to take this opportunity para i-acknowledge din syempre si Ma'am Mulato, yung nagpapakain ng pusa sa siyudad ng San Fernando. Ma'am, pag minsan kasi pagka nadadanan ko yung pusa, pinapakain ko din sa palengke. God is really ano. Working. Sir, one word to describe you as a child. One word to describe me as a child before, jolly to be with. Jolly to jolly. Be with. Yes or no po? Yes. Yes. One word to describe your dream. One word to describe my dream, amazing. Amazing. Isang bagay po na hindi nyo nakamtan nung bata kayo? To become a pilot and to travel around the world. Mm-hmm. Because I'd like to become a pilot, but my parents cannot afford me to send to a school na ganon, maging piloto. Because I'd like to travel around the world, I'd like to explore. And eventually, actually, dapat magpapari po ako. Kasi magpapari talaga ako kasi gusto ng lola ko na magpari ako. Pero sabi ng tatay ko, kung gusto mo yan, ipapasok kita. But then eventually, nagkasakit yung tatay, hindi na po ako nakapasok. Wow. Kaya kung napapansin nyo po, lagi po, pag nagsasalita ko, kahit sa hosting ko, meron at merong presensya ang Diyos. That's why I finished my first baccalaureate degree sa isang Catholic school because I really like to share the laws and teachings of God and of the church as well. First word po na pumapasok sa isipan nyo sa salitang Ilocano. First word na pumapasok sa utak ko kapag narinig ko ang salitang Ilocano. Ilocano. Mm-hmm. Captivating. Kung magpo-post mo kayo, magpo-post mo kayo yan sa Facebook ninyo, ano pong status ang po-post ninyo? Magpo-post ako ng status sa Facebook. Status. Mm-hmm. Ano ba 'yon? Emoticon or yung feelings? Oo. Feelings. What's on your mind, sir?
grateful. Grateful. I'm being grateful today because we have 101.7 Love Radio who gave me a perfect platform to showcase what I've got, what I have. Wow, thank you so much, sir. Favorite musician niyo po? Favorite musician? Jose Marichan. Jose Marichan. Sa lalaki, so si Jose Marichan. Favorite ko si Jose Marichan kasi yung kanta niyang Christmas in Our Hearts. Yung iconic. Legendary, iconic, phenomenal, grabe. Pag narinig ko yun, bumabata ako. Naalala ko yung mga panahon hinahabol kami ng aso. Tapos, magkakaroling kami. Oo, magkakaroling kami. Tapos binubuhusan kami ng isang arinolang isbo. Uihi, grabe. Narinig ko kaya binabato ka. O kaya, bibigyan ka naman ng pagkain, diba? Mag-uwi kayo madami pagkain. Naranasan ko yun. Naranasan ko, ganun kami kahirap po. Hindi po kami, ako, totoo po yun. Sinasabi nila, ang andaya daw, ang lawak ng lupain sa San Gabriel, ang anazal daw, ang lawak ng, ano. Kung nakikita nyo po yung mga pinamibigay ko pong pamphlets, totoo po, nagaling pa ako sa pamilya ng mga sabi nila may kaya. Pero pinalaki po kami ng mga magulang ko na hindi pinakita ng mga ganyan. Ngayon nga lang namin nalaman na may mga lupa pala yung tatay ko, na may mga lupa pala yung nanay ko. Kung hindi namatay yung tatay ko, hindi namin alam na may mga ektaktarya siyang lupa. Nung yung nanay ko na lang ang natira sa lahat ng magkakapatid, tinawagan na lang kami ng pinsan ko na kami na lang daw ang magbabayad sa buwis kasi patay na yung nanay niya, nakapatid ng nanay ko, na nagbabayad dati ng buwis ng lupa ng nanay ko. Doon ko nalaman na mga lupain pala ng mga magulang ko ay identified sa maraming klase. Irrigated land, pasturing land, agricultural land, at residential land at commercial land. Oh, mm-hmm. 'Di ba? Ngayon ko lang alam 'yun kasi ang lagi sinasabi ng nanay ko, mag-aral kayo mabuti at kami kanya ni kami da kami kintatang niyo awanti may pamana ni da kayo no kaya yung tumananday taglalating nga ref kung kunana kanya da kanya ni di kayo nag-aral kami. Ngayon lang namin nalaman na may mga ganun silang mga properties na hindi talaga pinamana sa amin kasi until now hindi nakapangalan sa amin. Yes, kaya we never claim it. We never claim it. Yung mga kapatid ko, pag sinasabi ko, i-transfer na daw natin, ganito, hati-hatiin natin. Sabi ng mga kapatid ko, kung sinong may gusto, siyang mag-transfer. Kung sinong gustong tumira dyan, gustong makinabang yung lupa sa inyo. Kaya nga tayo nag-aral, kaya kami bumili ng sarili-sarili naming lupain. So sabi ko sa nanay ko, Mami, agawit ang dilong na tagpatadar tabalay, tayo dito, dati tayo may squatter. Unahan, agawit tayo isang gabi, tatamod daga dyan itatang haan, dito yung amatay. Mas maganda kasi tumira sa squatter area masaya, kasi may tuo masaya tas may puso. Ewan ko lang din po kasi doon ako lumaki kayo Batang Riles. Ako ang founder ng Batang Riles organization. Yes. Kaya sa mga Batang Riles diyan kaway-kaway kasi we have Siam na barangay na may PNR. Siam. Ayan, we have Sibilia, we have Poro, Katbangin, Madiyegdeg, Tangki, Mamelta, Saway, Bato, ayan. Yan yung mga may PNR. Yan. At syempre, imagine ha, 70% ng total population ng mga barangay sa binanggit ko ay nasa PNR. Kaya ang dami namin kaway-kaway. Hello, ang mga Batang Riles. Sa mga Batang Riles. Nakakatuwa. Napakakulay ng childhood ninyo, sir. No? Oo, naranasan ko mag-scooter. Oo, naranasan kong sumasabit sa train. Bakla na ako noon. Yes, sumasabit ako sa train. Grabe. Diba? Ano nga yun eh? O galing squatter. Diba? Sir, bangus o tilapia? Grabe. Mahirap. Actually, pareho kasi yung choice na yun. Hindi ko paborito. Oh, okay. Lagi kong sinasabi sa nanay ko, please lang, mami, sa dami-dami ng ulam, huwag kang bumili ng bangos kasi matinik. Mm-hmm. Naranasan ko na po kasi matinik nung nag-duty pa ako sa ITRMC. Natinik ako sa sinigang na bangos. Oh. And I suffered from pharyngitis. Oh, the inflammation of the pharynx. And then yung tilapia, ang nakakanis kasi sa tilapia, yun ang lagi kong baon ng elementary. At syempre, sa hirap ng buhay, hahatiin yung tilapia na punta sa iyo yung ulo. Puro ulo lahat. So, ang ulam ko na lang soy. At kamatis. Kamatis. Oo. Sawan na lang. Oo. Dahil tatilapya nga tati mangiruruman. Tadyo ulo na ti kumilo. Gusto tinadagdag sila. Yes, tadyo ulo na. So, yes, sir. Kaya kapag ka, alam na namin ang laman ng ref namin tilapya, aagahan ko talagang gumising. Talagang pipiliin ko yung ano, yung ipos. Mm-hmm. Oo. Sorry ah, wala akong choice. Subo ko sa tilapya. Favorite song niyo po? Favorite song? Mm-hmm. Ala, ayun yung pinapatugtog ko sa kanina. Yung Ang Tanging Alay Ko. Oh. Yung Ang Tanging Alay Ko, O Diyos ay tanggapin ang buong buhay ko.
puso't kaluluwa. Di ko makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Wow. Yun yung song na pwede kong ibalik. Kasi at the end of the day, wala tayong magagawa kundi balik ang buhay natin kay God. Actually, well, ano man ang meron tayo dito ay temporary because yes, we are just great travelers or visitors in this world. Kumbaga parang turista tayo. Lahat ng mga ginawa natin, lahat ng mga binild natin, properties natin na meron tayo, iiwanan natin lahat yan. Pati ang kaluluwa natin, ibabalik natin sa Diyos. Ang tanong lang na mamumutawi sa ating isipan sa bandang huli, ano kaya yung mga magagandang bagay na nagawa natin sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa Diyos? Yan kasi ang magiging ultimate na tanong ni God sa iyong final judgment. Kaya yan lagi pong pakakatandaan na kailangan po sa ngayon, dahil dumadaan po tayo sa COVID, sa ganitong sitwasyon, palagi po nating isipin na iangkla ang bawat gawain natin at kilos natin at salita natin kay God para maging ano po tayo, tuwid, patungo sa buhay na walang hanggan pagdating ng araw.